programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Yeah.
Paalaala ang inihatid, ang Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo, Kapuri Radio. Sa buong kaulang, ang iyong kaibigan mo'y lahat.
naman! Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV. Papagpalang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV at kayo po ay nakikinig sa programang Papuri. Mapapakinggan niyo po kami mula 3:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po si Tricia Denise Campanier. Ako naman po si Charmaine Manalo Campanier. At ito po si Dennis Campanier. Ngayon po ay November 30, 2022. Kumusta po kayo ngayon mga kaagapay? Nasa huling Miyerkules na nga tayo ng buwan ng Nobyembre. Yes! Yes. Last na pala. Grabe no? Oo. Desyembre na po bukas. Hala! Kahit ako hindi ako aware. At salamat nga po sa ating Panginoon dahil mas maluwag na ang ating mga celebrations ngayon kumpara last year, di ba? Yes, yes. At nakakatuwa, walang pasok ngayon eh, non-working holiday. Yes, kaya... National Heroes Day. Yan, oo. Nawa, nag-i-enjoy ang ating mga kaagapay sa pakikinig. At ito ang tanong ko,
Ready na ba kayo sa kabi-kabi lang mga Christmas parties at reunion na magaganap sa buwan ng Disyembre? Oy! Ready na ba ang mga regalo ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa inyong mga inaanak? Inaanak agad. Eh, sa anak mo pa. Ready ka na sa regalo mo. Wow. Oh, wow. Aba, nako, lagi naman akong ready pagdating dyan. Ay, wow, nakaka-excite naman. Oh, siyempre. Eh, pwede humingi ng clue. Pagkain ba yan? Bagay ba yan? Mm-hmm. Nasasakyan ba yan? May apat na gulong? Wow. Hindi naman ako nagpaparinig. Pwede kang sumakay, anak. At hindi lang apat na gulong, ha? Maraming gulong. Oh, wow! Oh. Ay, maraming gulong? Naku, level up na ba yan? So, Trish, umasa ka, hindi lang daw hug yung regalo niya sa'yo. Mm-hmm. Well, last year kasi, hug, Merry Christmas, anak. Oh, hindi lang apat na gulong, ha? Maraming gulong. Ano kasi ito? Plane. Plane tickets. Teka, totoo ba yan? Pero bakit dito tayo nag-uusap? Pero maniniwala ko pag natanggap ko na. De, plane tickets nga. Oh, pero ang lipad sa 2024 pa. Alam na po natin kung saan galing yan. Oo, alam na piso, natin. Piso sale. So mukhang totoo nga, no? Oo. Pero matagal pa daw eh. So dalawang taon ka may excite. Oo. 2 years na regalo. pero pa kahit ano basta galing sa'yo. Naks! 2 years na regalo yun. Bali, hindi ka lang excited. Pag natanggap mo, excited ka pa hanggang next year dahil mag 2 years. De, meron talaga ako regalo sa inyo ng mama mo, of course. Hindi lang hug, ah. Pero sa ngayon, secret muna yan. Pero, teka nga, mabalik muna tayo sa pinag-uusapan natin. Bukas na nga po ang unang araw ng buwan kung saan sineselebrate natin ang pagsilang ng ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas, the birth of our Savior Jesus Christ. At ito talaga po ay espesyal na okasyon, hindi lamang para sa ating mga Pilipino, kundi sa lahat po, ano man ang iyong lahi, saan ka man nagmula. Napakahalaga ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesus. Ang sabi nga natin lagi, di ba? He, si Jesus po, is the reason for the season. Yes. Kaya patuloy po tayong manalangin ng open doors to share the gospel, lalo na ngayong Kapaskuhan, maraming mga reunions, parties na magaganap. Kaya magandang pagkakataon nga po ito para ma-share natin ang gospel, hindi lamang sa ating mga kamag-anak, kundi sa lahat ng opportunity na ipagkakalob sa atin ng Diyos. Kasi nga po, ito ang pinakamagandang regalo na ating maibabahagi. Naalala ko yung quote na ito mula kay George Whitefield. Ang sabi niya ay, "God forbid that I should travel with anybody a quarter of an hour without speaking of Christ to them." Grabe, no? Grabe. Hindi niya matitiis na hindi i-share ang gospel talaga. Quarter of an hour. So, ibig sabihin, within 15 minutes, dapat na-share na niya ang gospel sa nakaka-travel niya. Yes. Wow. Tindi ng boldness. Ang tindis. Si George Whitefield po ay isa sa mga kilalang evangelists na lumibot sa iba't ibang bahagi ng mundo para maipalaganap ang gospel. At isa siya sa founders ng Methodist movement at napakaganda talaga ng kanyang sinabi. Yes, at sa palagay ko, Trish, ito ang isa sa mga verses na ipinamuhay ni George Whitefield. Kaya ganyan katindi yung boldness niya. Mga kaagapay, nais kong ibahagi itong salita ng Panginoon mula sa Matthew 28:18-20. Sa Tagalog, ito ang sabi, "Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Yan nga po ang Great Commission. Kaya tayo nga po ay inatasan ng Diyos na ipakalat at ibahagi ang gospel. Yes. At sabi nga po niya, kasama natin siya sa lahat ng pagkakataon. Kaya ang prayer natin para sa bawat isa ay boldness to share the gospel anytime and every time. Yes.
Mga kaagapay, tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa iba't ibang bahagi rin ng mundo. Hello po sa mga nakikinig via online streaming sa ating YouTube channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV. Kayo po ay mag-login na para makapag-like at comment sa ating usapan ngayon. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook page na 702-DZAS-FEBC Radio. At nandun din po ang link ng YouTube streaming ng ating programa. Hello po sa mga nakatutok ngayon. Siyempre, saan po ba? Sa radio. Yes, hello sa inyo. Hello po. Hello po sa inyo. Gayun din sa mga nag-i-stream via FEBC.ph. At pwede nyo rin po kaming i-text sa mga numbers na ito sa Globe 0916-296-6620. At sa Smart 0999-223-5675. Mga kaagapay, kung last Wednesday narinig natin ang kwentong papuri ni JC Motita, si Jack the Preacher, na isa sa sumulat ng awiting Sabihin Mo! Sabihin Mo! Maya-maya lamang po, maririnig naman natin ang kwentong papuri ni Jenfel Hervasio na isa rin sa sumulat ng song na yan. Kaya abangan nyo po yan. Abangan sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga papuri songs na ito mula sa Papuri 24. Sisimula ng Walang Makapaghihiwalay, isinulat ni Dennis Campanier at inawit ni Trisha Denise. Susundan ng Wala ng Iba, ito naman ay isinulat ni Jenna May Biag at inawit ni Cathy Go. Gayun din ang Purihin Siya, isinulat ni Ken De La Rosa and John Roland Villarreal, inawit ni Aya at Misha Valencia and Zia Atienza. Ito rin ang ating ipi-play, ang awit na isinulat ni Toy Polo, Ang Kakaiba, inawit ni Hannah Bercero. Ang lahat ng yan, mga kaagapay, ay dito lamang sa programang Papuri!
aking puso at hindi ko ipagpapalit. Sa iyo lamang natagpuan ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Ikaw lamang wala ng iba sa aking puso at hindi ko ipagpapalit. Sa iyo lamang natagpuan ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Taas noong isisigaw, banal mong pangalan, Panginoong Jesus. Sino pa ba higit? Ikaw ay sapat na sa akin. Wala nang mahiling pa sa iyo, Panginoon ko. Ikaw lamang wala nang iba sa aking puso at patuloy na lumalapit. Sa iyo lamang nararanasan ang buhay na bunga ng pag-ibig mo. Taas noong isisigaw, banal mong pangalan, Panginoong Jesus. Sino pa bang magkahigit? Ikaw ay sapat na sa akin. Wala nang mahihiling pa sa iyo, Panginoon ko. Diyos ng pag-ibig, isang bagay lang ang aking dalangin. Ako'y manahan lamang sa'yo sa habang buhay. Diyos ng pag-ibig, isang bagay lang ang aking hangarin. Ako'y manahan sa iyong templo habang buhay. Sino pa ba kahihigit? Ikaw ay sapat na sa akin. Wala nang mahihiling pa sa iyo, Panginoon ko. Sino pa bang magkahihigit? Ikaw ay sapat na sa akin. Wala nang binigyan ko kulay itong buhay. Pinawi mo ang takot at ang lumbay. Minahal mo ng tapat kahit di karapat-dapat ang tulad ko. O Diyos, Papuri Radio. Sa panahon ng kalungkutan, siya lamang ang ating sandigan. Lumakad man sa kadiliman, siyang nagbibigay ng kaliwanagan. Ang kabutihan niya ay hindi matatawaran. Ang pag-ibig niya habang buhay at walang hanggan. Di siya nagpapago, siya'y tapat sa kanyang pangako. Siyang tagapagligtas ng buong mundo. Siya, sambahin, awitan siya, dakilain kanyang panggahan.
Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri. Patuloy kayo nakikinig sa programang Papuri dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po ba ay kaka-tune in pa lamang? Kami pong tatlo ang makakasama ninyo ngayong hapon. Ito po si Charmaine Manalo Campanier. Ako po si Trisha Denise Campanier. Ito po si Dennis Campanier. At hello, hello, hello sa mga nakatutok sa radio. Hello po. Hello. Gayon din sa nasa YouTube channel natin na 702 DZAS FEBC Radio TV. Mag-sign in po kayo sa inyong YouTube account para kayo makapag-like at makapag-comment sa ating usapan ngayon. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating FB page na 702 DZAS FEBC Radio at nandun ang link ng YouTube streaming ng ating programa. Hello din sa nakikinig via online streaming sa febc.ph. At ito nga po ang ating mga numbers kung saan niyo po kami pwedeng ma-text. Sa Globe, 0916-296-6620 at sa Smart, 0999-223-5675. Mga kagapay, sa araw na ito ay makakarinig tayo ng kwentong papuri na mula sa isa nating kapapuri. Isa po siya sa sumulat ng awiting Sabihin Mo! Sabihin mo! Yan, na bahagi po ng Papuri 24 album. Bago natin marinig ang kanyang kwento, ay nais muna namin kayong i-encourage na patuloy na magpadala ng inyong kwentong papuri upang marami nga pong mabless sa inyong mga ibabahagi. Dito po sa ating programa ay napapagpala tayo ng iba't ibang kwento ng mga papuri singers, minsan naman mga papuri composers, at sa inyo rin po galing mga papuri listeners. Pwede nyo po i-comment ngayon sa FB page or sa YouTube channel natin kung paano ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Naging theme song nyo ba yan? Or paano na-uplift kayo ng song sa season ng life nyo na kayo ay maaaring nalulungkot o yung pinakalugmok na part ng inyong buhay? Pwede rin i-share nyo ang kwento kung bakit yun ang favorite papuri song ninyo ng aming pong mabasa at ma-play na rin ang favorite song nyo na yan. Antayin po namin ang inyong kwento para maitampok dito sa Papuri Program. Yes, abangan natin. Ngayong araw na ito ay maririnig natin ang kwentong papuri ni Jenfel Hervasho. Nakasama namin siya sa Papuri 24 at siya po ay isang gospel rap artist. At nakakatuwa itong si Jenfel dahil may YouTube channel siya kung saan ini-encourage niya ang iba pang mga gospel rap artists na tulad niya at may reaction video siya or review tungkol sa mga awitin ng mga ito at hinihimay niya yung mga lyrics ng song at ito rin ang kanyang paraan to encourage yung mga viewers niya. Makakaiba yun ah! Ling, ano? In fact, ito yung way kung paano sila nagkakilala ng kanyang co-composer na si Jack the Preacher ng awiting Sabihin Mo na 2 years daw in the making, sabi ni Jen Fell. Wow, 2 years in the making, ano? Ang galing. At mga kaagapay, ito na ang kwentong papuri ni Jen Fell Hervasho. Ang sabi niya, ako po si Jenfel Hervasho from Paco, Manila. Taong 2020, kasagsagan ng pandemya, at habang ako ay nagdi-devotion, dinala ako ng Panginoon sa Isaiah 6:8, na ang sabi sa English, "Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Then said I, Here am I, send me." Nung nabasa ko ang salitang ito, ako ay napaluha. At nagtanong kung paano ko gagawin ang mag-share ng salita ng Panginoon gamit ang musika ng rap. Ang nasabi ko na lang, God, kung gusto mo po talaga akong mag-rap para sa iyo, dalhin mo po ako sa mga tamang tao na magtuturo sa akin paano maging rapper mo. At dalhin mo rin po ako sa mga tao na gusto mong maging pagpapala ako sa kanilang buhay. 2013, nung una akong nakapakinig ng gospel rap, at hindi na ako tumigil na makinig sa musikang ito, kaya bilang isang nagmamahal sa Panginoon at sa musika ng rap, masakit sa akin na hindi karamihan ang gumagawa ng Bible-based rap. Noong June 2020, nagluwag na ang restriksyon ng pandemya sa mga city at barangay.
unti-unting ipinakilala din sa akin ng Panginoon ang mga tamang tao na dapat kong lapitan para makagawa ng kanta. Sa loob ng 6 months, nakapag-record ako ng 6 songs. At less than 3 years ng aking pag-rap, nakagawa ako ng 3 gospel rap albums at ilang music videos. Kasabay nito, gumawa ako ng aking YouTube channel kung saan mapapanood yung aking mga kanta at ang mga nire-review ko na gospel rap songs. At gayon din yung mga ibang artist na hindi pa ganun kakilala. Bago matapos ang taong 2021, nanalangin ako sa Panginoon na bigyan ako ng makakatrabaho na may napakalaking pagmamahal sa Kanya at merong extraordinary talent sa pag-rap. December 2021, napanood ko ang kanta ni Jack the Preacher na PTLJ or Praise the Lord Jesus. Ginawan ko siya ng song review. Habang pinapanood ko ang kanta niya, sobrang namangha ako dahil nakakita ako ng pinapag-pray ko. Madami na akong nakilalang ibang mga nag-gospel rap, nakasama din sa ibang kanta ko, pero first time kong makakita ng isang rapper na on point kung sumulat ng mensahe at merong skill. Sinubukan ko siyang yayain na gumawa ng kanta. Ang sabi ko, bro, pwede ba kitang makasama sa isang kanta? Gawa tayo ng kanta na ipagmamalaki ay ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Gawa tayo ng kanta na sobrang astig, nayayanig. Sa awa at grasya ng Panginoon, pumayag si JC na gawa namin ang song na Sabihin Mo. Iba't iba nga po talaga ang kaparaanan ni God kung saan niya tayo gagamitin upang maipakalat ang gospel. Yes, yes, totoo yes. Yan. Si Jenfil po ay isa sa mga patunay na God honors and grants our heart's desire. Marami pa po siya ikukwento sa atin, kaya abangan niyo po ang Diyan continuation niyan. Abangan niyo po yan! Sa ngayon po, pakinggan natin ang iba pang mga awitin mula sa Papuri 24. Ang awiting Sandigan, ito po ay sinulat ni Gerard Gudes, Carla De Los Reyes, and Marcos Alcantara. Yan po ay inawit ng Solution Worship. Nasusundan ng Bagong Awit, ito po ay sinulat ni Pastor Hernan Baluyot at inawit ni Romel and Susan Guevara. At ang Abasta na sinulat po ni Pastor Alfonel Veloso at inawit ni Viola Natividad and Jem Kubil. Gayun din ang Sukdulang Pag-ibig na sinulat po ni Irving Galang at inawit ni EJ Deperio. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang Papuri! Pagkatapat kailan pa man, Panginoon.
pa ng kasalanan. Inalay buhay mo para sa aming kaligtasan. Nabuhay kang muli, winakasan ang kamatayan. Nakila ka, O Diyos, makapangyarihan. Inangon mo kami mula sa katiliman. Iwanan mo'y tanglaw, katotohanan at sandigan. Papuri, pagsamba, walang ibang pag-aalayan. Tungong puso, isip at kalakasan. Nagbigay ka ng bagong tali, nagbigay ka ng bagong kili, upang purihin ang nakilangalan ko. Magtatagumpay sa iyong kalakasan. Aming tiwala at pag-asa'y nasa iyo. Sa lahat ng ito, ang pagpuri ay sa'yo.
kagipitan o kasaganahan. Itakwil man o kalingain, alam kong lagi kang tapat sa akin.
sukdo lang pag-ibig mo sa kilaan. Libuti ko man ang mundo, walang mahanap na pag-ibig gaya ng sa iyo. Sa iyo lamang matatagpuan ang sukdo lang pag-ibig na sa akin, sa akin ay iyong nilaan. At sa Puri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV. Patuloy po ang inyong pakikinig sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po ay nakikinig sa programang Papuri
Mapapakinggan niyo po ang programang ito mula 3:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ito po si Charmaine Manalo Campanier. At ito po si Dennis Campanier. At ako naman po si Trisha Denise Campanier. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa iba't ibang bahagi rin ng mundo. Kaya binabati po namin ang mga nakikinig via online streaming sa ating YouTube channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV. Kayo po ay mag-login na para makapag-like at comment sa ating usapan ngayon. Maraming salamat po sa mga nagla-like at nagko-comment na. Kanina pang 3:30. Yes, maraming salamat, salamat po. Thank you. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook page na 702-DZAS-FEBC Radio. At nandun din po yung link ng YouTube streaming ng ating programa. Hello po sa mga nakatutok Hello! Sa radyo. Hindi sa mga nag-stream via febc.ph. At pwede nyo rin po kaming i-text sa mga numbers na ito sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Mga kaagapay, kung kakabukas pa lamang po ninyo ng inyong mga radyo, sa araw na ito ay tampok natin ang kwentong papuri ni Jenfel Hervasio. Pakinggan na po natin ang continuation ng kanyang kwento. Ito na ang continuation ng kwentong papuri ni Jenfel Hervasio. Ang sabi niya, taong 2022, nalaman kong buntis ang aking asawa sa panganay naming anak. Kaya nag-focus ako na magkaroon ng mga additional sidelines para sa panganganak niya. Sabi ko sa sarili ko, bago lumabas ang anak ko, gusto kong makagawa pa ng iba pang mga kanta. Kaya pinilit kong gawin ang aking album na Blessed 22 bago matapos ang May. Pagsapit ng June, tumaan ako sa isang matinding pagsubok na pinansyal. Ako ay naloko sa isang online business. Naging napakahirap lalo ang mga sumunod na buwan. Nasambit ko na lang ang mga katagang ito. Panginoon, proud ka po ba sa akin? Gusto mo po ba akong mag-rap pa para sa iyo? Puro na lang po pagsubok at problema ang dumaraan sa akin. Ginagawa ko po ang lahat ng kaya ko, pero parang wala pong nangyayari. Gusto ko na pong sumuko at tumigil mag-rap, pero kung ano man po ang inyong loobin, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Dumating ang August 22, habang naghihintay ako sa aking asawa sa ospital, sobrang problemado dahil hindi ko alam kung paano ako makakabayad doon. Hindi ako tumigil na umasa sa Panginoon na ang kanyang tulong ay darating sa tamang panahon. Kinagabihan, nanganak ang aking asawa ng isang malusog na batang lalaki. Kinabukasan, August 23, hindi ko napansin. Nakatanggap pala ako ng sunod-sunod na texts at tawag mula kay Sir Larry Ilagan. Doon, sinabi sa akin na ang kantang sinubmit ko ay napasama sa Papuri 24. Hindi ako makapaniwala sa balitang natanggap ko. Naalala ko, nung February 2022, sinubmit ko ang kantang yon, yung Sabihin Mo Kasama si Jack the Preacher. Nasa isip ko lang noong mga panahon na yon, gusto ko lang maibahagi yung aming song. Madami kasing mas magagaling rin na artist kesa sa amin. Sino ba naman si Jenfel? Isa lang naman akong bagong tubong rapper. Kaya hindi ako umaasa na mananalo o mapansin ng kahit na sino. At sanay na rin akong hindi napapansin ang mga gawa kong kanta. Ang mahalaga, makarating sa mga makakarinig ang mensahe tungkol kay Kristo. Doon, masaya na ako. Wala rin akong pinagsabihan nang nagsubmit ako sa Papuri 24. Sobrang nagulat talaga ako. Hindi ako makapaniwala na pinili ako ng Panginoon na maging parte ng Papuri 24. Noong naka-attend kami ng meeting with our fellow songwriters, saka lang namin nalaman na ang kantang Sabihin Mo ang nag-represent sa Tagalog gospel rap at rapper sa buong Pilipinas. Alam ko sa sarili ko, hindi ako perpekto. Marami akong pagkakamaling nagawa sa aking buhay. Pero katulad ng mga ibang Bible characters, kahit na sila ay may pagkakamali, pinili pa rin sila ng Diyos na maging instrumento upang matupad ang kagustuhan ng Diyos sa mundo.
Ako ay naging instrumento lamang ng Diyos. Ako ay isang bibig. Ang boses ay ang Panginoon. Ako ay isang kamay na tagasulat. Tanging ang Diyos lamang ang tagabigay ng talino at mga salita na aking sinasabi sa bawat kanta. Ang papuri at pagsamba ay tanging sa Diyos lamang at siya lamang ang dapat na tumanggap. Alam kong malayo-layo pa ang lalakari ng mga paa ko at maaabot ng aking boses. Panalangin ko na patuloy akong samahan ng Diyos sa bawat biyahe ng aking buhay. Sa Diyos ang papuri! Tulad nga po ng sinabi mo, Kuya Jenfil, maaaring malayo pa ang iyong lalakbayin, pero ang sigurado ay kasama mo si God sa journey na yan. Yes, yes! At ang ganda nung pinaalala mo sa amin lahat ngayon na yung mga nababasa natin sa Bible, lalo na yung mga tinatawag na heroes of faith, ay mga ordinary at hindi perfectong mga tao, pero sila yung ginagamit ni God, sila yung ginamit ng Diyos. Yes, Pagpapatunay lamang ito na ang source ng lahat ng meron tayo, including our talents, come from one source at yan ay si God lamang. Kaya ibalik natin sa Kanya. Gamitin natin ito patuloy sa pagpuri at pagsamba kay God. Agree yes. Ako dyan! Mm-mm. Sa Diyos talaga ang lahat ng papuri. Grabing kwento ni Jenfil, ano? Nakaka-bless, nakaka-bless. Mm-hmm. Kaya ito na po, pakinggan natin ang awiting sinulat ni Jenfil Hervasio kasama si Jack the Preacher. Ang kantang Sabihin Mo. Sabihin Mo! Sabihin Mo! Kailangan ganun yung pag-aaral. Ganun yung pag-deliver nun. Yes. Sabihin Mo! Mula sa Papuri 24 album. Kasunod po niyan ang awiting 24 na kabilang din sa Papuri 24 at ito po ay sinulat ni Toy Polo at inawit ni James Reyes. Mapapakinggan din po natin ang mga awiting sa daigdig natin mula sa FEBC 50th Anniversary Album. Ito po'y inawit ni Gary Valenciano at sinulat ni Junji Marcelo. At ang Masasabi Mo mula naman po yan sa Papuri 17, inawit ni Zebedee Zuniga at ni Judith Banal at sinulat ni Pastor Ronel Rubrica. Ang lahat ng yan dito lamang sa programang Papuri! Sambahin ang mga nilikha, di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Gumagalaw, sumasagot, pare ko, yan ang totoo. Itaga sa pato, kahit kailan di siya matatalo. Tanong mo ba paano, paano ako nabago? Mula sa langit bumulong sa akin, ngalan niya daw ay Kristo. Kasalanan na ay burado, nung tumawag kay Kristo sa Kalbaryo, pag-ibig tinodo, pasan-pasan, kasalanan ko. Ikaw lang ang di nagbabago, pag-ibig na wagas ang iyong pangako. Wala kong pakisabihin man malabo, binigay lahat kahit pato-pato. Aminadong naging kabado, nung narinig parang sa nakaplano. Puso'y barado, tigas ng ulo, kaya masusunog tayo sa impyerno. Buti na lang na may to the rescue, yung dumating higit pa sa hero. Para sa lahat nilang libo-libo, kahit sino Joe Pilipido. Mga pabibo, rako imo, laking istribo o kahit sino. Basta ikwento mo kung gaano naging mabuti ang Diyos sa tulad mo. Kaya sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo kung paano. Bilang pa iba-iba ng chikas, kaliwa, mano sa kanan, sobra angas at patikas, atay sa kapakanan. Ang ilang kaya naman hindi na bali maapakan, pagkataon
ng iba, walang pake kung mayurakan. Di na bali makabali, basta lagi babayaran. Veteranong manluloko ang galawan. Paano'ng ituturing na huwaran kung di ba nga nahuwaran? O teka, kalma mo lang, ibubulong ako. O di ba alam mo na yun ay ang dating ako? Ikaw lang Panginoon ang tumagap sa akin noong. Kaya ngayon bigla nagbago ang ihip na panahon. O Panginoon, tunay ka na tinapay ng buhay sa mundo. Nagdidilimig ka palagi, aagapay, aliwanag mong taglayan. Sa akin nung malalay, tinatupas sa pastulan at ako sa'yo mawalan. Ikaw lamang ang pinto at lagos ang daraan. Hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan. Ang kasalanan kong ito, di ko kusang nabayaran. Ng pilak man o ginto, yun ay ang katotohanan. Kapiling mo, todo mapantay sa'yo. 24
puso, dapat may damdamin sa daigdig natin. Dapat may puso, dapat may damdamin sa daigdig natin. Kapit ang bisig, kahit san pa mandalhin sa daigdig natin. Pag-ibig natin sa daigdig ng pag-ibig pa na pagod magmahal. May pagtig na pangalim pa luyang magdamdam. Malilimutan na lamang ba tamis na pagsuyong may puso, dapat may damdamin sa daigdig natin. Dapat may puso, dapat may damdamin sa daigdig natin. Kapit ang bisig, kahit san pa mandalhin sa daigdig natin. Pag-alip pa, tuluyang magdamdam.
lumapit lang sa Diyos. Masasabi mo sa bawat araw na dumaraan sa buhay mo at lumilipas, oh, oh. Iba't ibang pagsubok ang naranasan at di makaalpas. Lumapit lang sa Diyos na siyang sabihan. Malalit ang loob at tunay na masasabi mo ang pag-ibig niya. Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri. Magandang hapon po. Patuloy kayo nakikinig sa programang Papuri dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po si Dennis Campanier. Ito naman po si Charmaine Manalo Campanier. Hello po sa mga nakatutok hindi lamang sa kanilang mga radyo, kundi pati rin sa YouTube. Pero bago ko po sabihin kung ano ang ating YouTube channel, ako po si Trisha Denise Campanier. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aming YouTube channel, ay kami nga po ay mapapakinggan niyo rin sa aming YouTube channel na 702DZAS FEBC Radio TV. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-sign in muna sa inyong YouTube account at pagkatapos po niyan ay makakapag-like na kayo at makakapag-subscribe. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga bagong subscribers. Yes, thank you very much. Thank you sa inyo. Kung hindi nyo pa nga po nakiklik ang subscribe button, ay i-click nyo na po.
ito. Yes, click lang po. Click. Marami ring nakikinig sa iba't ibang bahagi ng mundo via online streaming ng febc.ph. At maraming salamat din po sa mga patuloy na kumukonekta sa amin sa pamamagitan ng text message. Hawakan niyo po ang mga numero namin kung nais niyo kaming i-text sa Globe. 0916-296-6620 at sa Smart. 0999-223-5675. Mga kaagapay, ang na-feature po nating kwentong papuri ngayong araw na to ay mula sa ating kapapuri na si Jenfel Hervasio. Mamaya po ay papangunahan niya tayo sa panalangin. Sa ngayon ay basahin muna natin ang kanyang mga pinapabati. Ang sabi niya, "Hi to my lovely wife, Angeline, and my son, Gondor Elion Hervasio." Ang kanyang mga magulang sina Engineer Jerry and Pastora Tina Hervasio, kanyang sister si Yesha Grace Cuarteros and her kids, Sophia Bilid and John Daniel Butchog Cuarteros. Hi din sa Cosmopolitan Church headed by Pastor Phoebe Bing Dacanay, sa Church Council Chairman na si John Andre De La Cruz, at Youth Worship Team Head Alisa Cabangon, at ganun din sa LGI family. Hello din sa Jesus Christ the True Light Church of Manila family, kina Pastor Nelly and Eric Camacho. Sa mga music video producer and sponsors ko na sina Pastor Mina Palomo, Ivan Galang, Josh Espirito, Chef Dons, at sa GGB Optical. Hello din sa Berdeng Kahoy Production kay Direct Bert Portea at music producer si Benzel Beats. Ito pang sabi niya, to my Mandarin family, Rusty at Janine Loayon, Eduardo Dapip, Ezequiel Mercado, Ryan Talakay, Juju Santos, Don Escobar, Russell Loayon of Republican Syndicate, and Rodel Yaver. Happy listening po sa inyo. Happy listening. Happy listening. Yes. At ito pa, may mga gusto pang batiin si Jenfel. Sabi niya rin, shout out kay Jose Carlo Motita aka Jack the Preacher at sa mga gospel rappers kay Elder Beraka the Gospel Rapper, Venji Josimo, Paul AC, DJ Twin of Cebu at Delicado Uno of Brown Style. Special thanks din sa mga families na ito, ang Bueno, Aguda, Agustin, Harilia, Nervar, Adok, De La Torre, Amistoso, Patadlas, Bernardo, Aguilo, Bayview Technology, and EAC Family. Hello din kina Boss Mike Retirado, Boss Jardine Book, Boss Edgardo San Juan, Boss Jonathan Ong, Dr. Marilu Pamintuan, Miss Wena Manlangit, Miss Jonah Angeles. Shout out to Aaron and Jocelyn Dait, Pastor Romel Agustin, Marinel Basa, Myla Joy Garcia, Maricel Adun, Madel Logan Mejia, Alma Vigonte, Jella May Biag, Gab Campos, Evangeline Dar Juan, Donabel Aroco, June Hatico, Rodel Hervasio, Emetelin Ferrer, Norberto Acid, Emily Ventura, at J. Christ Laguna Boy Platon. Special thanks to all of my YouTube subscribers sa Jenfel Pogi Official. Happy listening, everyone! Happy listening po sa inyong lahat! Ito, babasahin ko rin ang ilan pa sa inyong mga messages, mga kaagapay, mula kay Wilfred Clamor. Sabi niya, kindly greet my mom, Nitz Clamor, a happy birthday. Lagi po siyang nakikinig sa inyo. God bless. Happy birthday happy po! Happy birthday po! Yes, parang kakanta birthday. Ka dun, ma'am. Yes! Happy birthday, Mommy Nitz! Thank you so much po. God bless God you. God bless your health po. Sabi naman ni Dante Antonio, pakibati po si Alicia Daniela. Happy 15th birthday sa Diyos ang papuri. Happy birthday, Alicia. Alicia. Alicia, happy birthday sa iyo. Batiin din natin itong mga nakatutok sa ating programang papuri, sina Ruby Pilapil, Rose Trinidad C, si Trebla C, Hector de Guzman, ganun din kay Glo Abergido na watching from Caloocan at nagpapa-shoutout sa Celudo and Abergido family. Shoutout po sa inyo! Shoutout! Ganun din kay Helen Arellano at si Malu Kachin. Happy listening po happy sa listening. Inyong lahat. God bless! God bless you po.
May pagbati din galing sa na-feature natin last Wednesday sa Kwentong Papuri si Jack the Preacher. Ang sabi niya, "Good afternoon, all praises to Jesus. Salamat po for having my story featured sa inyong programa. More power to all of you. God bless you, God Kuya." Yes, thank you, Jack the Preacher. Kuya Jack the Preacher. Si A4 Pokemon naman, may tanong. Yun ang kanyang username. Sabi niya, "Tanong ko, yung dalawang kumanta ba ng Sabihin Mo, sila din ba yung composer? Ganda po ng message ng song. I'm so glad nalaman ni Jack the Preacher ang papuri." Yes po, sina Jack the Preacher at ang ating kwentong papuri ngayon na si Jenfel Hervasio po ang umawit at sumulat ng awiting Sabihin Mo! Ayan, muli po. Maraming salamat lagi sa inyong pakikinig sa ating programang papuri. Sa pagkakataong ito, tayo po ay mananalangin at pangungunahan tayo ng ating kapapuri na si Jenfel Hervasio. Dear God, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat sa bawat opportunity na ikaw ay amin nakikilala. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat kwento, anumang mga daluyan ng pagpapala na nanggagaling sa iyo. Panginoon, panalangin ko po na mag-raise up pa po kayo ng mga godly musicians, artists, people, Panginoon, who will support your cause, people who will support a godly production, Panginoon, a production who promotes Jesus Christ. I pray, Panginoon, hindi lang sa musika mapapakinggan ang iyong salita, ngunit sa pang-araw-araw namin buhay, maririnig namin ang iyong salita. Send us younger generations who is hungry for your word, Panginoon. Hungry to listen to your word. Raise up generations who will love you more than their lives, O God. We pray, Panginoon, that Lord, gamitin niyo po ang mga programa katulad ng Papuri, FEBC at DZAS, Panginoon, at iba pang mga simbahan na nagpo-promote ng iyong salita, ng iyong gawain. I pray, magpadala po kayo ng supernatural na pagpapala, supernatural na talino, supernatural na biyaya upang ang bawat isa ay ma-enjoy, marinig, at hipuin ang kanilang mga puso. Panginoon, panalangin ko sa lahat ng mga karamdaman, sa lahat ng mga taong kailangan ng pagpapala. I pray, Panginoon, na kayo po ang maging daluyan ng pagpapala sa kanila. That Lord, your name will be lifted up in our lives. Lord, samahan niyo po kami at wag na wag niyo po kami iiwan. Just like the words that you have said in the Bible na hindi mo kami iwan o pababayaan. Lord, maraming salamat sa mga bagay, pagkakataon at opportunity na hindi mo pa binibigay. Maraming salamat, Panginoon, dahil naniniwala po kami that you have your own timing kung kailan niyo po ibibigay yon sa amin. Hindi po namin alam, Panginoon, kung paano mangyayari yung kung paano niyo po ibibigay, pero kami po ay nagtitiwala sa inyong puso na sa tamang panahon, ang aming mga dalangin ay iyong ibibigay. Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakikinig sa programang ito. I-bless niyo pa po ng siksikliglig at umaapaw ang programang ito upang mas lalo pa pong makaabot ng mas maraming tao, di lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat. Thank you, Jenfel. Thank you, Jenfel. Prayer at sa inyong kwentong papuri, Kuya Jenfel. God bless you po and your family. Atin ang pakinggan ang mga songs na ito. Dalawa mula sa Papuri 24 album, ang awiting Bahala Ka Na, na sinulat po ni Pastor Sherwin Bob Diaz at inawit ni Ruben Laurente. At ang awiting Huminga ng Malalim, na sinulat po ni Maria Loida Estrada at inawit ni Gian Hinolan. Makakarinig din po tayo ng dalawang awiting mula naman sa Papuri 21, ang awiting Tabi. Yan po ay inawit ni Yeng Constantino at sinulat ni Bel Dolotina Inchong. At ang tanging ikaw ang kailangan na akin pong sinulat at inawit po ni Isel Santos Zambrano. Ang lahat ng yan dito lamang sa programang Papuri! May mga hangarin,
dating na gustong maangkin. Paano na kaya bukas? Anong nakalaan sa akin? Bahala na nga, o bahala ka na. Kairami ng tanong, kairami ng isipin. Mundo ko'y kay gulo, nangangapa sa dilim. Hanap ay kasagutan sa gitna ng paninibig. Bahala na nga, oh, bahala ka na. Walang ibang malalapitan, walang ibang maaasahan. Nang sa iba ay nagtiwala, pangako ay napako na. Ngunit sa'yo'y may katiyakan, ikaw lang ang kailangan. Bahala ka na, sa kalooban mo ako ay aasa. Walang katapusan, hirap na nararanasan. Hanggat ay konting ginhawa, dalangin ko sa tuwing na. Bahala ka na, oh, bahala ka na. Walang ibang malalapitan, walang ibang maaasahan. Nang sa iba ay nagtiwala, pangako ay napako na. Ngunit sa'yo'y may katiyakan, ikaw lang ang kailangan. Bahala ka na, sa kalooban mo ako ay aasa. Sa gitna man ang daang di pa tanawang patutuhan ang iyong katapat. Saan man makarating ang buhay kong naglalayag, bahala ka na. Ikaw ang gabay at ang liwanag. Wala nang ang aalahanin, panatag na itong damdamin. Nasubukan ng magtiwala sa pangako mong tapat. Walang ibang kailangan, walang-wala ng alilangan. Bahala ka na, ikaw lang ang aking sandigan. Bahala ka na, tapat ngayon at kailanman. Bahala ka na, sa kalooban mo ako.
panghawakan mo. Pangako niya ay panghawakan mo. Papuri Rereya. Pangako niya ay panghawakan mo. Pangako'y may katuparan.
Di mapaliwanag pag-ibig mong wagas. Ako ba'y karapat-dapat? Tanging ikaw lang ang kailangan. Tanging ikaw lang ang kapay. Tanging ikaw lang ang pangakong ipinako, umako sa sala ko. Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At kayo po ay nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier. Ako po si Trisha Denise Campanier. At kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, mag-aalas 6 na. Oo, napakabilis. Yes, at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Amin pong paalala, bisitahin niyo at mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV. Pwede po kayo mag-comment sa YouTube or sa ating FB page na 702-DZAS-FEBC Radio. Nandun po sa FB ang link ng YouTube streaming ng ating programa. At kung hindi po namin mabasa ang inyong mga pinapadalang mensahe ngayon, babasahin po namin yan. Igi-greet po namin kayo on air next Wednesday. At thank you po for keeping in touch and for sending your messages palagi, mga kaagapay. Sa mga nakatutok sa radyo mula pa kayo ng 3:30 ng hapon, nako, thank you. Yes, at dahil nga walang pasok ngayon, ano, maraming nakikinig ngayong araw. Maraming salamat po. Thank you po. At mainit na pagbati sa naka-online streaming sa febc.ph. At ito po ang aming numbers para sa mga gustong mag-text. Sa Globe, 0916-296-6620. Sa Smart, 0999-223-5675. Kaagapay, para mapakinggan ang iba't iba pang papuri songs, subukan mong bisitahin ngayon na. Kung ikaw'y nakaharap sa computer o hawak mong iyong device, puntahan mo ang Papuri official download site, ang ating Papuri Music Room. I-type mo lang sa iyong browser, papurimusic.febc.ph. Ayan, basahin natin ang ilan pa sa mga messages ng ating mga kaagapay last Wednesday.
Ito galing kay Lilia Arciaga. Sabi niya, "Good PM po. Now ko lang nakita kayong family. Mas maganda po sana yung live talaga na nakikita kayo." Uy! Ay, salamat, Lilia. Thank you, Lilia. Thank you sa iyong laging pakikinig dito sa Papuri. Ay, pa ako nagsusuklay. Ayun, kaya hindi raw magpapakita yun, no, si Trish. Hindi raw po siya nagsuklay. Hindi siya nagsuklay at hindi ako nag-gel. Wow! Wow! Alam mo na ngayon ang dahilan, Lilia. Oh, Lilia, hindi ako naka-lipstick eh. Ito God galing, bless you! Ito galing kay Michael Martinez Santos. Good afternoon po from Saudi Arabia. Yan. Hello sa iyo dyan, Michael, sa Saudi. Ito rin si Doreen Nagalad na nasa Saudi. Sabi niya, hello po Kampanya family. Blessed morning po dito sa Rauda, Riyadh. Papuri sa Diyos, pakipray po na maayos ang aking vacation this coming December. Maaprubahan na po nawa. God bless po. Salamat. Nako, kasama mo kami lagi, Dorina, yes, sa panalangin mo na yan. God bless you. God bless you. Si Leonora Bautista, sabi niya, magandang hapon ka pa niya, family. Napakaganda talaga ng mga mensahe ng awitin. Lalo pag di na kaya ang mga dalahin, masasabi mo talaga na, bahala ka na. Wow. Ganda nung pasok nung kantang. Salamat, Leonora. God bless you. Thank you, Leonora. Hello din kina Ronnie D. Villaflor, Lulu Harabes, Sapleras, Nora Cancela, Romana Pareno, sa ating kapapuri na si Melissa Tabuac Tonggol, hello sa'yo, at ganun din kay Rosalina Torres Guevara na tayo daw ang kanyang background music. Uy, kakatuwa. Kay Marides Villasenor na nakikinig sa radyo, si Bonifacio Basada at kay Rosalinda Ohano Manzano na hindi lang sa radyo nakikinig, wow, nag-message din sa YouTube. Thank you po! Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, ito si Ate Marie de Jesus, ating kasama rin dito sa 702. Sabi niya sa atin last Wednesday, "I'm listening to you in my radio. Di ako nakatiis na di mag-comment. Galing mag-rap ni Charmaine." si Trisha Denise po yung nag-rap na yung Ate Marie. Hello po sa inyo, Ate Marie. Thank God bless you, Ate Marie. Si Reynaldo Galang, sabi naman niya, "Buenos tardes, amigo hermana, bendiciones de Jesucristo." Uy! Ay, nako, Reynaldo. "Buenos tardes, amigo hermanas, bendiciones de Jesucristo din sa'yo." Inulit ko lang yung sinabi niya. Kasi sabi niya, good afternoon daw sa mga friends and sisters. At blessings daw in Jesus Christ. So, salamat, Reynaldo. Talagang tinatranslate. Eh, syempre, iba tayo. Mr. Google tayo. God bless po. Thank you sa inyong pakikinig. God bless. So much po sa inyong lahat, mga kaagapay. At speaking of pasasalamat, ay nais ko rin pong kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa bumubuo po ng Awit Awards sa pagpili po ng aking kantang isinulat at inawit ni Bel Mariano bilang favorite song of the year. Last week po, ginanap ito sa Newport Performing Arts Theater. Maraming salamat po sa mga nakikinig din ng song at bumoto po sa Awit Awards. Maraming salamat din po sa Star Pop, sa Tiwala, sa Star Music, sa Star Cinema. Maraming salamat po. Grabe po talaga si God. Grabe talaga si God. So, congratulations! Ibalik sa kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Diyos po, lahat ng papuri. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Congratulations. Thank you po. Nice din po naming pasalamatan ang mga nakaagabay natin sa broadcast. Ang mga nasa Bukawi Transmitter Site. Yes, thank you. Mga prod tech na sina Nat Peralta, Benjo Morano, at Reggie Villena. Thank you. Sa RTV team, kina Aileen Valdez, John Perez, Gwen Balatukan, at Angelica Calayan. Thank you so much. Sa ating mga engineer na sina Engineer Nauds Pagador, JV Tabua, Chris Molina, at Michael Lopez. Thank you. Salamat po. At kay Kayla Escalante. Salamat. Thank you. Atin ang pakinggan ang mga awiting ito, ang Bayan Ko, Bayan ng Panginoon. Mula po yan sa Papuri 24, sinulat ni Pastor Bong Hermosa at inawit ni Chedi Main, Ayi Bautista, Ava Canaselli, Charmaine and Dennis Campanier, Ben Hubilia, Larry Ilagan, and Arnel De Pano.
susundan ng kanlungan ng puso mula sa Papuri 22. Ito po ay inawit ni Tim Pavino at sinulat ni Ruben Lopez Jr. Makakarinig din po tayo ng dalawang awitin mula sa Papuri 20, Ang Ikaw Ang Dahilan. Ito po ay inawit ni Joan Oliveros, Marvin Kanda, and Jet Baroma. Sinulat ni Summer Pagalan. At ang Yakap Mo Yawe, inawit po ni Johnny Dizon at sinulat ni Jonathan Manalo. Muli, ito po si Tricia Denise Campanier. Ito po si Dennis Campanier. At ito naman si Charmaine Manalo Campanier na nagkapaalala ng mga kaagapay. Let's all stay safe and healthy. Lagi nating tatandaan na sa Diyos ang papuri! Ay
kasagutan. Di mo na kailangan magtungo sa kung saan. Lumapit kay Jesus, pag-ibig niya'y masusumpungan. Kanlungan ng puso ng ating Panginoon. Kanlungan ng puso sa habang panahon. Ang pag-ibig niya'y tapat at sapat. Wow. Sa piling niya maghihilom ang iyong sugat. Paglaro ang bigat ng suliraning di makayang nang dalhin. Idulog mo lang sa Diyos, walang hindi niya kayang lutasin. Kanlungan ng puso ng ating Panginoon. Kanlungan ng puso sa habang panahon. Ang pag-ibig niya sa piling niya maghihilom ang iyong sugat. Kanlungan ng puso ang ating Panginoon. Kanlungan ng puso sa habang panahon. Ang pag-ibig niya'y tapat sa pat. Wow. Sa piling niya maghihilom ang iyong sugat. Salamat.
hawakan ko katapatan mo. Panghahawakan ko ang pag-ibig mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nabubuhay. Ikaw ang dahilan, natutong magmahal. Ang dahilan, nagkaroon ng buhay. Ikaw ang dahilan, natutong umibig sa'yo. Sa'yo lang iaalay ang pagsintang tunay. Kung kailangan kong magtiis sa pagsubok na dinaranas, aking gagawin. Kung paghihintay di maalis, panalangin na ang puso. Bye.
sa'yo'y aking taglay. O Yahweh, Yahweh, kapahinga ang tunay, sa yakap mo ako'y mahilay. Sapat ang bawat alay mong pagpapala, di minsan di nagkulang ang iyong kalinga. Katiyakan sa buhay ko'y minsan pa'y nakamit na, pagkat tunay na sa yakap mo, Yahweh, ako'y mahihilay. Ayoko nang mawalay, kapayapaan taglay. Ang buhay ko'y tunay kong alay, pagkat sa'yo'y aking taglay. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music, musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.